Hi, welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng creamy sipo egg and let's start cooking. Po yung mga ingredients na ating kailangan. Napakadali lang po nitong iluto. So meron po tayo ditong mixed vegetable na po na bibili sa palengke or sa mga supermarket. Pwede rin po kung may time kayo kayo na maghiwa ng mga carrots. It will do po. Pag walang time, bili na lang po kayo ng naka-pack na. And then hipon. Meron tayong itlog ng pugo. Ayan po. And then meron tayong hipon yung pong ulo. Nilagay ko po sa water para pampalasa. And then meron tayong ham. Singkamas. Pampasarap po yan. And then meron din tayong seasoning. Optional. And then meron tayong cream of mushroom pampalapot, pampakrimi. And then meron tayong all-purpose cream and butter or margarine. Kailangan din po natin a little bit of water and a little bit of cooking oil. So ito po, nilagay ko na po yung margarine sa ating pan. And then, naglagay po ako ng isang kutsara na cooking oil para hindi po siya agad masunog, yung butter or margarine. And then, niluto po natin yung hipon. Ayan, para hindi siya ma-overcook, iset aside po natin. After that one, lagay po natin yung ham. Ganun din po yung gagawin natin. So, lulutuin din natin siya para hindi po siya malusaw mamaya. Lalo na yung nabili po namin yung mga maninipis na slices na. So, mas maganda po yung ganito. And then, ilagay na po natin yung ating singkamas. Inuna ko po to kasi medyo matigas pa po siya. Matigas talaga. So, ayoko po siyang ma-overcook naman. At ayoko naman na matigas na matigas. So, lulutuin po natin siya na sakto po yung kanyang texture. So, kung yung po mga carrots na inyong gagawin, yung pong kayo mismo maghihiwa, isabay nyo po dito para lumambot. And then, ilagay po natin yung water at yung pinagbabara ng ulo ng hipon, pampalasa po. So, hayaan po natin siya na maluto. Few minutes lang po, maluluto na yan kasi hindi naman natin siya papaka-overcook. So, this one is already okay. So, pwede ko na pong ilagay yung ating mga mixed vegetable na nabili sa palengke or sa supermarket. Kasi luto na po yan, hindi na po kailangan iluto ng matagal. So, yan. Mix lang po natin para magsama lahat. I'm so sorry you can hear the dog of my neighbor. Oras na maingay pa rin ng aso. I'm so sorry about that. And then, lagyan natin ng pampalasa. Seasoning, di ba? Kung ayaw nyo po yan, pwede yung mga cubes. Kung ayaw nyo po yun, asin or anything na gusto nyo na pampalasa will do. So, mix lang po natin. And then, after that one, lagay po natin yung mga niluto natin na ham at hipon. Kasi hindi lang po ito magtatagal eh. Luto na po ito maya-maya lang. After that, haluin po natin para sumama sa ating mga gulay. Diba? So, lagi po itong ubos sa mga handaan. Sigurado magustuhan ng inyong mga bisita. And then, maglagay po tayo ng all-purpose cream. So, nilagyan po ng mga bahagya lang na tubig, dalawang kutsara na tubig yung lalagyan para makuha lahat. Wala pong matira, sayang naman. Mix na po din na mabuti. Ayan po. At hayaan po natin to na medyo kumulo. Lagyan po natin siya ng extra pa na pampasarap. Yung natira po natin na butter, lagay po natin yung kalahati nun. So, nalagay po natin halos, hindi naman po 1 bar. So, lagay ko na lang po sa description box kung ilan yung lagay natin butter. Talaga di ba tandaan? And then, ayan, okay na po siya. Kumulo na, ilagay natin yung ating cream of mushroom. Yan pong ating secret ingredients. Pampakrimi, pampasarap, di ba? Manyaman, sabi dito sa amin sa Pampanga. So, ito po, haluhaluin nyo ng bahagya kasi mabilis po itong lalapot dahil dun sa nilagay natin na cream of mushroom. So, mabilis po siyang lalangi. So, importante pong huwag nyo siyang masyadong pakatuyo. So, this one is already okay. Medyo meron pa po siyang bahagyang sabaw. Kasi pag natuyo, pag lumamig po siya, matutuyo po siya ng bahagya.
So this is how it looked like after. Pwedeng-pwedeng panghandaan or pang-ulam. At for sure, hindi kayo paninistin ng inyong mga bisita dahil manyaman. Thank you so much for watching. Kind of subscribe, like, and hit the bell button to be notified po. Goodbye!